Nagsimula ang pelikula nang makita ang isang lalaki na sinusubukang tumakas mula sa paghabol ng cartel. Siya si Dan Mason, at nagkaroon siya ng mga problema sa cartel. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makatakas, nagawa siyang palibutan ng mga cartel. Pagkatapos ay hinamon siya ng pinuno ng cartel, si Hatcher, sa isang tunggalian bago siya dalhin sa hideout. Ngunit wala siyang laban kay Hatcher, na pinabagsak siya ng hindi pinagpapawisan. Pagkatapos ay sinabihan ni Hatcher ang kanyang mga tauhan na dalhin si Dan sa kanilang hideout. Pagdating sa hideout, si Hatcher at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang pahirapan si Dan ng napakalupit. Nabatid na si Hatcher at ang kanyang grupo ay mga sundalo na minsang nagsilbi sa Afghanistan ngunit pagkatapos ay tumalikod at naging mga drug cartel. Si Dan pala ay isang sundalo rin, at nalaman ni Hatcher na ginulo ni Dan ang kanilang negosyo. Sinabi niya kay Dan na binisita niya ang kanyang pamilya sa umaga at pinatay ang kanyang ina, maging ang kanyang ama, na isang veterano. Nalungkot si Dan, ngunit wala siyang magawa dahil nakatali siya. Tinanong ni Hatcher kung sino ang nag-utos kay Dan at sino pa ang nakakaalam tungkol sa kanyang negosyo. Si Dan, na ayaw sumagot, dahilan para magalit si Hatcher, at sa huli, pinatay siya ni Hatcher sa pamamagitan ng pagsaksak sa likod ng kanyang leeg. Sa ibang lugar sa isang lungsod ay may nakamaskara na lalaki na pumapatay ng mga kriminal. Balak niyang iligtas ang isang babaeng kinidnap nila. Nabatid na ang lalaking nakamaskara na ito ay si John Gould, isang dating major sa militar. Kinaumagahan, pagkatapos maligo si John, nakatanggap siya ng voice message mula sa ama ni Dan, na ipinadala ilang araw na ang nakalipas. Sa mensaheng ito, hiniling ng ama ni Dan kay John na pumunta sa Nayon dahil nasa panganib ang kanyang pamilya. Siyempre, huli na si John dahil ang pamilya ni Dan ay pinatay na ni Hatcher at ng kanyang mga tauhan. Napag-alaman namin na si John ay dating pinalaki ng mga magulang ni Dan, at itinuring niyang nakababatang kapatid si Dan. Nang araw ding iyon, sumugod si John sa Nayon upang bisitahin ang bahay ng pamilya ni Dan. Pagdating niya, pumasok si John, at wala nang tao ang bahay. Nang suriin niya, napagtanto niyang natapos na ng pulisya na imbestigahan ang bahay noong nakaraang araw. Nakipag-ugnayan si John sa kanyang impormante upang makakuha ng kaunting impormasyon tungkol sa nangyari, at makalipas ang ilang oras, pinuntahan niya sa morgue si Dan, matapos matanggap ang balita mula sa kanyang impormante. Sinabi ng isang doktor doon na si Dan ay natagpo ang patay sa kagubatan na may sugat sa buong katawan at isang saksak sa likod ng kanyang leeg. Ngunit hindi nahanap ng pulisya ang salarin at kung ano ang motibo. Pagkatapos noon, pumunta si John at ang kanyang impormante sa puntod ng mga magulang ni Dan. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nagawang protektahan ang taong nag-aalaga sa kanya mula noong siya ay bata pa, ngunit nangako siya na hahanapin niya ang salarin upang maghihiganti. Sa kabilang banda, may isang misteryosong lalaki na mahaba ang buhok na nakatingin kay John mula sa malayo. Pagkatapos noon, pumunta si John sa kamalig ng pamilya ni Dan para maghanap ng mga klo dahil doon sa lugar na iyon ang madalas na ginugugol ni Dan at ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nakita ni John ang isang recording na itinago sa libro, at nang i-play ang recording, naglalaman ito ng boses ng ama ni Dan na nagpapaliwanag kung sino si Hatcher at ang kanyang grupo. Sinabi ng ama ni Dan na si Hatcher ay isang sarhento na may 20 taon na karanasan sa US Special Forces hanggang isang araw ay ipinadala siya sa Afghanistan upang pamunuan ang mga tropa doon. Pagkabalik mula sa kanyang tungkulin, si Hatcher at ang kanyang mga tropa ay nanatili sa Nayong ito at nagsimula ng isang negosyo. Natitiyak niyang si Hatcher at ang kanyang grupo ay gumawa ng maruming gawain sa Afghanistan kaya hiniling niya kay Dan na imbestigahan ito. Nang marinig ang lahat ng ito, naisip ni John na ang grupo ni Hatcher ang pumatay sa kanyang pamilya. Kinagabihan, pumunta si John sa nag-iisang bar sa lugar at malakas na hiniling sa lahat ng nandoon na sabihin sa kanya kung sino ang pumatay sa pamilya ni Dan. Tila walang gustong sumagot sa tanong. Kasabay nito, nasa VIP bar si Hatcher at ang kanyang grupo at malinaw na narinig ang boses ni John, ngunit sinabihan sila ni Hatcher na manatiling kalmado. Ang may-ari ng bar, na ayaw ng gulo, ay sinubukang pakalmayin si John at pinakiusapan siyang umalis na lamang sa kanyang bar. Sinabi ni John na hindi siya aalis hanggat hindi niya nahanap ang salarin na pumatay sa pamilya ni Dan. Hahamunin din daw niya ang sinumang natamaan sa kanyang mga sinabi sa isang tunggalian sa labas ng bar.
Bago umalis, sinabi ng isa sa mga babaeng nagngangalang Rose na kilala niya ang pamilya ni Dan at kung gusto ni John ng impormasyon tungkol sa kanila, maaari siyang pumunta sa kanyang restaurant sa dulo ng kalsada. Lumabas si John sa bar at nakita niya si Hatcher at ang grupo niya sa labas. Ang isa sa kanila ay nagsabi kay John na agad na umalis sa Nayon bago ang isang kakilakilabot na mangyari sa kanya, ngunit si John ay hindi natakot. Agad niyang itinapon ang kanyang sigarilyo bilang isang paraan ng hamon, ngunit nang malapit nang magkaroon ng santukan, hiniling ni Hatcher kay John na tatapusin nila ang problema mamaya. Pagkaalis ni Hatcher at ng kanyang grupo, sinabi ng isa sa mga barmaids na nagngangalang Sandra na siya ay mabuting kaibigan ni Dan at handa siyang tulungan si John na mahanap ang impormasyong gusto nito. Pagkatapos ay dinala niya si John sa isa sa kanyang mga kaibigan na isang adik. Sa daan, tinanong ni John kung adik din siya, at kinumpirma niya ito. Pagdating sa kanilang destinasyon, nakita nila ang kaibigan ni Sandra na adik sa droga, si Keith. Nang walang pag-aalinlangan, tinanong ni John kung ano ang alam niya tungkol sa pamilya ni Dan, ngunit ipinakita ni Keith ang isang saloobin na ikinainis ni John. Pagkatapos siyang turuan ni John ng leksyon, sa wakas ay sinabi niya na wala siyang masyadong alam tungkol sa pamilya ni Dan. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay isang dealer hanggang sa dumating ang grupo ni Hatcher mula sa Afghanistan at kinuha ang kanyang negosyo at kapangyarihan. Madalas din silang kumilos ng malupit, at minsan ay binugbog pa ang kanyang kamay. Nang marinig ang lahat ng iyon, pinakiusapan ni John si Keith na dalhin siya sa lugar kung saan karaniwang ibinebenta ni Hatcher at ng kanyang grupo ang kanilang produkto, ngunit dahil alam din ni Sandra ang lugar, siya ang magdadala sa kanya doon. Sa madaling salita, dumating sina John at Sandra sa lokasyon. Ang lugar ay binantayan ng maraming bodyguard. Isa na rito ang muntik nang makipagsuntukan noon kay John sa bar. Nang subukan nilang pumasok ay agad silang pinalayas ng mga gwardya, ngunit nang sabihin ni Sandra na nandito siya para bumili ng kanilang produkto, pinapapasok siya ng gwardya na mag-isa. Palihim na nilagyan ni John ng listening device ang kanyang damit at saka sumakay sa sasakyan. Pagkatapos ay tinawag ng gwardya si Hatcher, na pagkatapos ay sinabi sa kanya na gumawa ng isang bagay. Lumapit ang lalaki kay Sandra at agad na binigay ang isang cellphone. Sinabi niya na ibibigay niya ang mga paninda ng libre kung gusto nitong sabihin sa kanya kung saan tutuloy si John ng gabing iyon. Kaya napilitan si Sandra na sabihin ang totoo, na nagkataon na adik at takot din sa lalaki. Sa kabilang banda, nalaman ni John ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa ay lumabas na si Sandra at sinabihan si John na agad na umalis sa Nayon. Natatakot siya na maranasan ni John ang kaparehong kapalaran ng pamilya ni Dan, ngunit nanatiling tahimik si John at pagkatapos ay hiniling sa kanya na dalhin siya sa kamalig ng pamilya ni Dan. Nang dumating sila, hiniling ni Sandra na manatili sa kanya, ngunit tumanggi si John at sinabihan siyang umalis kaagad. Pagkatapos noon, pumunta si Sandra sa isang tahimik na lugar at gumamit ng droga hanggang sa makatulog siya sa sasakyan. Hindi nagtagal, nagulat siya sa isang tawag sa telepono, na galing pala sa lalaking nagbigay sa kanya ng droga. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si John ay nananatili sa kamalig ng pamilya ni Dan, ngunit hiniling niya sa lalaki na huwag saktan si John at takutin lamang siya. Samantala, narinig ni John ang lahat ng kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay inihanda niya ang lahat para salubungin si Hatcher at ang kanyang grupo. Kinaumagahan, ilang mersenaryo ang ipinadala ni Hatcher upang tapusin si John, ngunit nang sila ay papasok na sa kamalig, pinaghahandaan na ni John ang kanilang pagdating at pinatay silang lahat ng napakadali. Kinuha ni John ang isa sa kanilang cellphone at nagpadala ng larawan ng kanilang mga bangkay kay Hatcher. Nang makita ang mensahe, napagtanto ni Hatcher na hindi basta-basta si John, kaya tinanong niya ang kanyang babaeng subordinate upang alamin ang pagkakakilanlan ni John. Sa hapon, pinuntahan ni John si Rose at tinanong kung ano ang nangyari sa Nayon na tila ibang-iba na ito kumpara noong nakaraang 5 taon. Maraming masasamang tao at adik ang gumagala. Ipinaliwanag ni Rose na nangyari ang lahat pagkatapos ng pagdating ni Hatcher. Madalas silang gumagawa ng gulo at nagbebenta ng droga sa mga tao sa paligid. Tinanong ni John kung bakit hindi na lang siya lumipat sa ibang lungsod at magsimula ng bagong buhay, at sinagot niya na hindi siya maaaring umalis sa kanyang restaurant, at mayroon din siyang isang nakababatang kapatid na nasa paaralan pa rin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pamilya ni Dan, na napakabait at madalas umorder ng pagkain sa kanyang restaurant. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, tuluyang umalis si John sa restaurant.
Tila na konsensya si Sandra dahil sinabi niya kay Hatcher kung nasaan si John at naisip na baka patay na ito. Ngunit hindi nagtagal, nagulat siya kay John, na buhay pa. Hindi niya akalain na mabubuhay pa si John. Pinakiusapan siya ni John na makipagkita sa lalaking nagbigay sa kanya ng droga kagabi. Makalipas ang 30 minuto, nakipagkita na si Sandra sa lalaki, ngunit nang tanungin ng lalaki kung ano ang gusto niya, biglang sumulpot si John at tinutukan ng baril ang lalaki. Na corner, hiniling niya kay John na manatiling kalmado. Biglang dumating ang mga gwardya at sumiklab ang matinding away. Sa huli, nagawa ni John na patayin ang lahat ng mga gwardya. Bago patayin ang lalaki, tinanong ni John kung saan nila nakuha ang lahat ng kanilang droga. Sumagot ang lalaki na lahat ng droga ay mula sa Afghanistan. Tinanong ni John kung bakit nila pinatay si Dan. Sa halip ay sinabihan siya ng lalaki na tanungin si Sandra at ang kaibigan nitong si Keith. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na pinatay ni John ang lalaki, kinuha ang lahat ng pera doon, at bago umalis, sinunog niya ang lugar. Sa kabilang banda, nakuha ng subordinate ni Hatcher ang impormasyon tungkol kay John. Si John ay isang major sa army, at binansagan siya ng militar bilang fighting machine. Gayunpaman, 4 na taon na ang nakalilipas, umalis siya sa militar at nawala ng walang bakas. Minsan ay nagkaroon siya ng misyon kasama si Dan sa silangang Europa at pinalaki siya ng mga magulang ni Dan. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na ang dahilan ni John ay upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Dan, ibig sabihin ay nag-iisa siya dahil hindi siya nakatanggap ng direktang utos mula sa pinakamataas na commander. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ng isa sa mga subordinate ni Hatcher para ipaalam na nasunog ang bodega ng droga. Hindi lang iyon, pati ang mga gwardya doon ay pinatay rin. Si Hatcher, syempre, ay galit na galit sa impormasyong ito at alam na ang may kasalanan ay si John. Agad niyang pinakiusapan ang kanyang nasasakupan na hanapin si John at tapusin ito. Nakita si John na bumibisita kay Keith. Agad siyang nagtanong tungkol sa pagkamatay ni Dan at ng kanyang pamilya. Sa takot, sinabi ni Keith kay John ang lahat. Napag-alaman na nalaman ni Dan na si Hatcher at ang kanyang grupo ay nagtatrabaho sa cartel mula sa Amsterdam. Plano ni Dan na iulat sila sa pinakamataas na commander, ngunit pagkatapos ay natuklasan niya ito. Sa pag-asang makakuha ng maraming pera, agad niyang niyaya si Sandra na isumbong si Dan kay Hatcher. Nang marinig ang lahat ng ito, agad na naghanda si John na tapusin si Keith, ngunit nagpasya siyang hayaan siyang mabuhay. Pagkatapos ay pinuntahan ni John si Sandra, na nakakulong sa trunk ng kotse. Ngunit sa parehong oras, dumating ang mga tauhan ni Hatcher. Pagkatapos ay nagkaroon ng shootout sa pagitan nila, at nangyari ang isang habulan hanggang sa nakita ng lalaki si Rose na nagtatapon ng basura, at ginawa siyang kanyang bihag. Nakiusap si John na pakawalin siya dahil inosente siya. Mabuti na lang at kinagat ni Rose ang kamay ng lalaki, at tuluyang nilabanan ni John ang lalaki. Sa kalagitnaan ng tunggalian, nasaksak ang tiyan ni John, at na-corner siya pero buti na lang tumulong si Rose. Habang nakatutok ang baril sa lalaki, tinanong ni John kung saan nagtatago si Hatcher, at pagkatapos sabihin sa kanya ng lalaki, pinatay niya ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ng lalaki at nagpadala ng mensahe kay Hatcher na kailangan nilang maghanda para mamatay. Pagkatapos noon ay inilabas na ni John si Sandra sa trunk ng sasakyan. Naroon din ang mga pulis, kasama na ang misteryosong lalaking nakabantay kay John simula pa kahapon. Sinabihan ni John ang misteryosong lalaki na huwag na siyang guluhin pa. Sa hapon, makikita natin si John sa kamalig kasama si Sandra. Humingi ng tawad si Sandra kay John dahil sinumbong niya si Dan kay Hatcher. Sinabi niya na hindi niya alam na pumunta si Keith kay Hatcher para isumbong si Dan. Nagpasya si John na patawarin siya at sinabing siya ang tunay na biktima. Siya ay naging isang adik, at siya ay magdurusya sa kanyang natitirang bahagi ng kanyang buhay kapag si Sandra ay hindi tumigil. Kinabukasan sa hideout ni Hatcher, marami sa mga gwardya ang naghihintay kay John dahil sigurado silang darating si John. Samantala, sa hindi kalayuan, nandoon sina John at Sandra. Bago pumasok sa hideout, hiniling ni John kay Sandra na tawagan ang numerong nakasulat sa papel kung hindi siya bumalik sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ay mabilis niyang inihanda ang kanyang mga sandata at naglakad patungo sa hideout. Matapos makapasok sa hideout, kinailangan ni John na harapin ang isa sa mga tauhan ni Hatcher na pinatay ni John, nang walang kaunting awa.
Sa kabilang banda, dumating na ang taong tinawagan ni Sandra, at siya pala ang misteryosong lalaki. Sinabi ni Sandra sa lalaki na mahigit 15 minuto nang hindi bumalik si John. Samantala, inutusan ni Hatcher ang kanyang babaeng subordinate na bumaba upang labanan si John, ngunit alam niyang mas malakas si John kaysa sa kanya, hiniling niya kay John na palayain siya at nangakong hindi siya lalaban. Ngunit biglang sumulpot si John mula sa likuran at walang pag-aalinlangan, tinapos siya. Long story short, nakita ni John si Hatcher sa itaas, at magkakaroon ng duel ang dalawa. Bago nangyari iyon, nagkaroon ng oras si Hatcher para sabihin kay John ang lahat. Ito ay lumabas na noong si Hatcher at ang kanyang grupo ay nagsilbi sa Afghanistan, ninakawan nila ang kartel ng droga ng Afghanistan, pagkatapos ay dinala ang kanilang droga sa Amerika at ipinamahagi ito sa lugar na ito. Ginawa ito ng kanyang grupo dahil sa pakiramdam nila ay kulang ang sahod nila sa gobyerno at mas mabuting maging dealer. Agad naman siyang sinugod ni John na ayaw marinig ang kanyang kwento. Nagawa ni Hatcher na ma-corner si John at tatapusin na sana siya, ngunit may biglang bumaril sa kanya. Ang bumaril pala sa kanya ay ang misteryosong lalaking kasama ni Sandra. Bago umalis, kinuha ng misteryosong lalaki sa laptop ang mahalagang data ng grupo ni Hatcher. Kinabukasan sa libing ni Dan, nilapitan ng misteryosong lalaki si John at niyaya siya nito na mag-usap. Nabatid na ang lalaki ay ang superior ni John sa militar na naghahanap sa kanya. Nais pala ng lalaki na bumalik si John sa squad dahil siya ang pinakamahusay na mayroon sila. Ngunit nang tumalikod ang lalaki, biglang nawala si John doon. Nang maglaon, nakakita si Rose ng isang malaking bag sa kanyang bahay, at nang mabuksan ito, naglalaman ito ng maraming pera na may sulat mula kay John na humihiling sa kanya na lumipat sa ibang lungsod kasama ang kanyang kapatid, habang si John ay susunod sa ibang pagkakataon. Samantala, si John mismo ay tila handa nang umalis sa Nayon, ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Sandra at gustong sumama sa kanya. Noong una, tumanggi si John pero nagpumilit siyang sumama kaya sa wakas ay isinama siya ni John. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.